committee hearing kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung inahamon nila. Eh, hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan si... May kwento ko sa inyo, ha? O, basta a-attend siya. At yung mga... Kung wala rin lang kayong ginagawa, eh, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya. Diyan sa Batasang Pambansa, ha? Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Eh, papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang sa Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabugado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Del Grang, abugado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abugado nun. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRR, the attorney? Unang-una, ba't i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo nung prosecutor pa ito? Nung piskal pa siya? Alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge? Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung mali, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 niya ito, 99 ang ano nito, ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang, alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka, na pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi, nagsisigawan na sila. At sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI sabi niya, ikaw, judge, dun tayo sa labas, magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo dun sa labas. Nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar? Pinuntahan niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yun ang presidente siya. Pinuntahan niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta para sa mga balabalita, masamang tawa daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa pagkat na hotel. Hinamon niya rin ang barila, sabi niya. Sinisira mo. Ang dami mo sinama. Barilan tayo. Mabungunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni Senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin-down siya, hindi naman abogado. Kaya nabulyungan niya . Kasi mali ho . Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng yung tao nawala ng karapatan. Pagkaya mo siya, tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin.
dalawang diomanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. O, tingnan nga natin. Pero alam nyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte, ang pinaka mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita nyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ano, ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero huwag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. O, yun ang nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalang eh. Napaka-magalang na tao. O, kaya hindi ba nung makilala ko siya eh, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo pangulo ng bansa. O, kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakesyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kundinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alcalde, naging kongresista at naging presidente. Wala akong kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun nung siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure mas lalo kayo mag-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang ano doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. O, kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha. Do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Baka tawa na lang kayo ni Presidente Duterte. Ano naman ito si Presidente Duterte? Ang mga jokes nito, talagang hinahanap kita Manila. O ganyan. O kaya, o ano, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako na puwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules 9:30 in the morning dyan sa Batasang Pambansa. Yan sa apat na komite na nagkaluhalo, nagkaisa upang di umano investigahan in aid of legislation
yung mga nangyayaring extrajudicial killing, yung criminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Oh, kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte, sabi siya sa akin kanina, para matapos na. Matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan. Para magkaalaman na. Oh, yan. Yan ang kanyang ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Eh ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delgra. And I'm sure, darating din doon si Attorney Medial Dea, yung aking kapangalan. Dating executive secretary at yung dating pag-court chairman si Attorney Fred Lim, nandun din yan. Kaya Daniel, oy, maganda ka na Daniel, meron tayong lakad sa Miyerkules. Kailangan, maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SM9 dahil meron na naman tayong lakad. But hopefully, makaklaro na kung kasi sinasabi ng mga kongresista, hindi ko namin maintindihan eh, ano ba talaga, nagbibiro ba siya? O talagang lahat na sinabi niya ay puro totoo. O, kasi yung mga iba dyan, sinasabi niya, may extrajudicial admission. But you know, wala naman ako talagang extrajudicial admission. In fact, in my article today, ngayong yung araw na ito, gumawa po ako ng article sa Manila Times. Ang sabi ko, extrajudicial admission made by Duterte exists only in the minds of his political detractors. Madali sabi, wala ko siyang ginawang pag-amin sa anumang pagpatay o paglikha ng isang death squad na pumatay. Hindi ho yung, wala akong pag-amin. Ang problema kasi, binabago niya yung kanyang naratibo, yung kanyang istorya. Ang sinasabi niya, nung sinabi niya, ako may sariling death squad, pero bago niya sinabi yon, sinabi niya, alam niyo, yung death squad, yung phrase na yan, katagang yan, loosely being used, ginagamit, loosely. Okay, dapat yun, that should have already warned them na pag ginamit niya yung death squad, ay hindi yung death squad na talagang pumapatay na sa kanya. Kaya nung sinabi niya, may death squad ako, alam niyo, magaling ako sa intriga, magaling ako sa sidewalk. Kaya nga ako naging presidente, mahulog ako, mahusay ako mag-intriga, sabi niya. Kaya itong mga criminal na ito, iniintriga ko ito, sila-sila ho nagpapatayan. Kaya sila ang aking mga death squad. Kasi hindi na kailangan ng mga pulis na arestuin sila, dalhin sa kulungan, o kaya naman mag-resist, lumaban sa kanila, at mapipilitan siyang barilin sila at patayin. At yun naman naaayon sa batas. Walang problema doon. O kaya sabi niya, yan ang aking death squad. Ang problema itong mga ito, inamin mo eh. Ikaw pala talaga, kayo talaga. Eh lalo na nga, kaya natin, sino ba mga member ng death squad? Sino ba yung walong yun o pito? Sabi ni Presidente Duterte, wala, patay na sila. Eh doon lang dapat alam niyo na ang sinasabi niya sa inyo, yun ang mga death squad niya, yung sila-sila nagpapatayan. Kasi alam niyo, pag ikaw ay nakasama sa sindikato ng droga, talaga magkakaroon kayo ng number one, rival sa teritoryo, number two, sa pera, number three, ang katakot-takot ang intrigahan dyan, number four, mag-chu-chu-chu yung mga yan sa isa't isa. O kaya magkakaroon talagang patayan yung mga yan. O yan ang katotohanan o dyan. Kaya, magkita-kita ho tayo ha. The president will be there. I will be there. I will enter my appearance as his lawyer. Mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Meron din si Attorney Delgra at yung pang ating mga kapwa abogado, Attorney Medal Dea at si Attorney Fred Lim. Darating ko kami doon.